next one, tataob natin siya ng paganon. O, diba? So, perfect lang po siya, mga kabayan. Yan. So, hindi po siya nag, ano dito, tamang-tama lang po yung soil na nilagay natin. So, this time, ay itatanim na natin yung ating purple delight. So, ang ganda niya, tingnan, no? Yan. So, very tight po yung pagkagawa natin, mga kabayan. So, itatanim na natin yung ating purple delight dito sa ating ginawa na pot. So, let's do this. Kailangan natin muna alisin ang mga abobot here. So, una dito sa taas. So, kailangan na naman natin siyang ikakat yung ating coconut liner. So, which is maaabot lang po natin yung potting mix na nilagay natin para sa ating purple delight. So, like that. Ayan. So, natatouch ko na po yung soil, mga kabayan. And then, dito natin ilalagay yung ating purple delight. So, inaalis ko lang yung ibang. So, ganyan. So, hopefully, papasok siya sa butas. Perfect. So, pinili ko yung purple delight yung itatanim ko, mga kabayan, kasi hindi masyadong maano si purple delight. Hindi kagaya sa ibang succulents na once na tutubo siya ay magiging lumalaki siya. But this one ay para kasi siyang gumaganda lang kasi siya, hindi siya humahaba. And if ever humahaba po siya, ay madali lang po natin siyang ititrim. Which is, yan din po ang way na magiging ano siya, magiging makapal. So, next ay dito sa area na ito, magbubutas tayo. Ang galing, no? Binutasan natin. Ayan. So, yung tama-tama lang na makukuha natin yung ano ng soil. Medyo makapal yung liner dito sa area na to. Medyo mayroong manipis, mayroong makapal. So, natamaan ko yung makapal. Ayan. So, nakikita na po natin yung ating potting mix dyan. So, magtatanggal na tayo ng this one. So, binabawasan ko lang ng kaunting soil, mga kabayan, para naman hindi masyadong magiging messy yung ating basket na ginawa. Yan. So, safe po yan siya kasi naka-hold po siya sa bracket na ito. So, there you go. So, next one ay dito. Hindi ko alam kung ilan. But meron pa tayo dito sa baba. Or here muna. Kasi parang mas manipis dito. Yun. And then this one. Ito pala yung purple delight na propagation natin, mga kabayan. Yung birthday present ko. So, ito yung ginawa natin dito. So, importante lang is yung roots niya ay nakaabot doon sa soil. So, next ay dito muna. Para malalaman natin kung ilan pa yung kulang.
Matagal ko na talaga siyang gawin sana, mga kabayan, kaso yun nga, makalimutan ko, tapos may mga iba pa palang mas priority sa kanya. So pero ngayon, kasi lumalaki na po kasi yung aking propagation ng ating Purple Delight, lumalaki na sila. So talagang ginawa ko na ngayon yung pag-ano sa kanila. So sana hindi tayo mahirapan once na ilalagay na natin itong ating Robin necklace. Ano sana yung ilalagay ko, yung banana na string o bananas. Kaso nang hinayang akong i-cut yung string o bananas natin na mahaba. So ito na lang yung Robin necklace. Kasi once na si Purple Delight ay ma-expose siya sa sun, yung color niya ay magiging purple. And then yung ruby din ay purple. So parang nagmamatch lang po sila. So ito na lang yung ginamit ko. And the next one, mayroon pa tayo. Next one is here. Nang hinayang kasi ako i-cut yung aking string o bananas kasi mahaba na siya. And then gagawa pa tayo ng isang ganito kapag successful ako nito. Gagawa pa ako yung isang ganito din, yung fruit bowl. Kasi dalawa itong fruit bowl ko, mga kabayan. And ang nakatanim doon yung aking boros tail na matagal na siya doon. So this one also. So ang galing ng pagka-propagate ng ating Purple Delight, mga kabayan, kasi isang leaves, mayroon siyang 3 to 5 na rosette talaga na tumubo. Yan, and then madali lang naman ito kapag ito ay lumaki. Madali lang natin siyang i-propagate. Mostly cutting propagation. Mas gusto ko yung mag-cutting propagation sa kanya. So, yan. And then, meron tayong isa dito na tira. Dito natin din siya ilalagay. Parang kulang pa. Meron pang isa at saka dalawa. So, kukuha pa tayo. So, meron pa tayo dito, mga kabayan. Marami tayong na-propagate na Purple Delight. So, here muna sa taas. Umuulan na. Oh my goodness. So, yan lang po ang ilalagay natin na Purple Delight, mga kabayan. Kasi once na ito ay tutubo na, ay lalapad po ang dahon ng Purple Delight, and then magka-cover po yan dito sa ating mga vacant na liner dyan. So this time ay ito namang ating ilalagay dito sa ilalim, but mahirap na ganyan. So ang gagawin natin ay ilalagay natin yung ating chin. Yung ating chin. Oh! Para hindi tayo mahirapan. Oh, see, umuulan. Ang laki ng baso, ganyan. So, ganyan na po ang locks niya, mga kabayan. So, para hindi tayo mahirapan dyan na maglagay ng ating Robin necklace, ang gagawin ko dito ay ihahang ko siya dito para madali natin ilagay yung ating Robin necklace. So, be right back. Umuulan, mga kabayan, kung napapansin nyo, medyo madilim. So, dito ko muna siya hinahang para mas madali natin ilagay yung Robin necklace natin. So, naalis ko muna yung nakatira dyan or nakahanging dyan. So, temporary lang siya para makikita natin yung tutusukan natin ng ating Robin necklace. So, dito natin itutusok yung ating Robin necklace.
Umuulan. Ganyan. So, ito na po yung ating finished product, mga kabayan, na ating jellyfish succulents hanging basket. Ayan. So, hopefully, may idea na kayo kung paano siya gagawin. Gagawa pa ako ng isa, which is yung aking borostil. Ay, i-refresh ko siya, mga kabayan. So, see you on my next vlog. Stay safe, stay healthy. God bless and happy planting lang po tayong lahat, mga kabayan. Bye-bye!